init ang ating kiwa contract dito sa Saudi Arabia. So ito kasi hindi ko pa naman na-experience yung nag-terminate ng kontrata. Kasi nung nakaraan, ang ginawa ko kasi nag-survey ako, nagtanong ko sa mga kasama ko na local hiring, may nakilala ako na na-experience na nag-terminate ng kontrata. So sabi niya sa akin, bago matapos yung 3 months na provisionary period, pakiramdaman mo na yung company mo kung okay ba o hindi. Kasi nung yung sinabi sa akin ng kasama ko ngayon, kaya niya terminate yung kontrata niya, kailangan mo rin kasi ng valid reason pag nag-terminate ka, kailangan mo rin kasi ng approval ng company mo. So yun kasi yung naging problema doon. So kaya kahit i-terminate natin yung kontrata, kailangan mo rin ng approval ng company. So ang kailangan mong siguro sa akin, bago mo i-terminate yung kontrata, pinaka-tapis ko na may sasuggest ko sa inyo. So, lalo yung mga nagtatanong sa akin, kasi nahirapan din kasi ako sagutin nung nakarami, kasi una-una hindi ko sila experience sa ngayon. Yung nalaman ko, yung nasurvey ko kung paano i-terminate yung kontrata doon sa katrabaho ko, sinan ko na ngayon. Kaya ngayon, ang pinaka-the best way talaga na masasabi ko, pumunta, bago may terminate yung kontrata, pumunta kayo sa polo, tanungin nyo kung paano i-terminate yung kontrata at humingi kayo ng advice doon. Kasi sa atin, hindi naman natin i-terminate yung kontrata kung talagang ano, hindi tayo nahirapan at hindi tayo kung inaayos ng company yung ano natin, yung mga benefits natin at mga dapat na ibigay nila sa atin bilang manggagawa dito sa Saudi Arabia. Karamihan lang naman kaya tayo maalis sa company. Una-una yan, number one yan, yung delay ang sahod. Tapos yung kontrata, hindi nasusunod. Ganyan, yung mga trabaho na hindi dapat natin trabaho, pinapatrabaho sa atin. At saka yung ugali ng amo natin. Kaya kung minsan naisip natin na i-terminate yung kontrata natin. Kaya kung minsan talaga, ang pag-terminate sa kontrata, napakahirap din. Kaya suggest ko lang, yung 3 months provisionary period, kung alam mo hindi na maganda yung pakitungo sa iyo ng company at delay yung sahod, yun, number one yan, pag-delay ang sahod talaga at hindi na bibigay yung mga benepisyo, unang-una yung sahod, di kumpleto. Siguro, sa suggest ko, pumunta ka na sa polo, magpatulong ka na doon para ma-terminate mo yung kontrata. Na kailangan may valid reason ka rin kasi kailangan ng valid reason dito rin. Kasi hindi rin naman kasi basta-basta pwedeng mag-terminate tayo ng kontrata, nawala rin tayong valid reason. Kasi kontrata yun. Kaya, yun nga, yung sinabi ko, mag-pail muna tayo sa polo doon tayo lumapit para maigad tayo ng maayos. Kasi sa akin, yung sinder ko lang din sa inyo, nasurvey ko lang yun, natanong ko lang sa kasama ko dito na naka-experience na tin-terminate yung kontrata. Or kung gusto mo lumipat sa ibang company, mas maganda, kausapin mo lang naman yung company mo, huwag na niyang i-renew yung kontrata mo. Kasi, kontrata yung ikama mo. Kasi kung expired yung ikama mo, kahit may kontrata ka sa kiwa, walang problema yun, pwede makakalipat ka. Sisindang ka lang ng kiwa, i-accept mo lang yun. Hindi na kailangan approval ng company mo pag expired yung ikama mo. Pero kung hindi expired yung ikama mo, talagang kailangan yung nag-approval ng company mo para makalipat ka. Kasi sa akin, na-experience ko talaga, yung pumayag yung company ko, dun sa unang company, hindi expired yung ikama ko, hindi in-accept yung kiwa, kinansel. Kaya mas maganda kung gusto natin malis, kuha rin tayo ng release paper. So hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.